So sa araw po na ito, sa ating Sunday Assembly, ang ating big idea ay basahin natin lahat. Ang pagsisisi ay isang mahalagang elemento ng ating pananampalatayang tugon sa Ebanghelyo ni Jesus na kinasasangkutan ng ating buong pagkatao. Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, ito ang pasimula at nagpapatuloy na pagbabago ng ating isip at pagtalikod sa isang makasalanang buhay na may takot sa Diyos, panghihinayang at kalungkutan laban sa presensya ng kasalanan at ang unang hakbang sa ating pagbalik loob. Maliban kung tayo'y magsisisi, tayo'y mapapahamak. So this is our big idea. And kung hindi nyo masyado maintindihan yung mga detalye, once again, balikan nyo yung big idea and you will get the message for today. Alright. And for today, meron tayong 3 points sa outline para mas madali yung pag-aaral natin, beginning with yung Bible exposition. Luke chapter 13, verse 1 to 3. Dito, tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng Bible, paano mag-aral, paano maintindihan siya at i-apply sa buhay natin. And this is in relation, of course, dun sa topic ng repentance. So pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi nyo lang hinuhulaan kung ano yung ibig sabihin ito, or hindi nyo nakikita yung connection ng bawat verses or libro ng Biblia. Pangalawang point is, ano yung ibig sabihin ng salitang repentance base sa collected input ng buong Biblia dun sa salita o konsepto ng pagbabalik loob. At pangatlo, paano tayo dapat magsimulang rumisponde dun sa Ebanghelyo o panawagan ng Diyos na pagsisisi o pagbabalik loob? How should we respond as a person, whether hindi ka pa Kristiyano or Kristiyano ka na? Okay? So yung importansya ng tamang interpretation ay makikita natin sa pagsasabuhay nung naintindihan natin. Okay? So let's begin dun sa Bible exposition natin. So kukunin natin sa English Standard Version yung exposition ng Chapter 13, verse 1 to 3 ng libro ni Lucas o ng Gospel of Luke. So, beginning in verse 1, meron tayong mga hinighlight na phrases or words na dapat nating pagtuunan dahil ito yung nagdidikta o tumutulong sa atin para ma-interpret ng mabuti kung ano yung main o topic sentence o yung main thought nung dialogo ni Jesus with other Jews of his time. Okay? Now, beginning in verse 1, of course, nandyan yung phrase na some present at that very time. Binabanggit ito dun sa unang bahagi nung passage. Kung babalikan natin, there were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. So, dun sa diskusyon o nagpipreach daw si Jesus one day, and yung mga tao sa paligid niya, may ilan doon na present sa oras na yon na nagsabi o nagbigay ng isang balita. Out of the blue, nagsabi lang sila ng isang balita o pangyayari na alam ng lahat. At ito nga yung tungkol sa mga Galileans o mga Hudyo from Galilee na pinatay ni Poncio Pilato at yung dugo nila hinalo dun sa mga sakripisyo nila. Kasi pinatay sila while they were in Jerusalem offering sacrifices. So, malubha, kumbaga, yung balita na sinasabi nila dun sa presence ni Jesus. For whatever reason, hindi pa sinasabi sa atin. Pero sinasabi ng verse 1, na bigla silang nagsalita sa oras na yun. Okay? So, pingnan natin yung verse 1. Ang salita o phrase na some present at that very time, para magkaroon kayo ng contextual background, is connecting this verse, yung chapter 13, verse 1 to 3 onwards, kinokonekta niya yan dun sa previous chapters. Officially or technically or formally beginning in Luke chapter 12. Okay? So, konektado yung chapter 13 dun sa mga naunang chapters. Hindi siya parang pira-piraso o pwede mong paghiwa-hiwalayin. So, ganun dapat magbasa ng Biblia. Tignan mo kung saan yung pinaka-natural na takbuhin ng kwento
para makita mo yung buong kwento at maintindihan mo yung portions ng kwento. Okay? Do not isolate the verse. So sabi rito, in chapter 12 kasi, ang issue na tinalakay ni Jesus is tungkol sa mga hipokrito o pagiging hipokrito ng ilan sa mga Hudyo o sa mga tao nagsasabing kilala nila si God, particularly of the Pharisees. Okay? So, Jesus was dealing with hypocrisy. Alam niyo ba yung salitang hypocrisy? Ano ba sa Tagalog yung hypocrisy? Pagiging hipokrito. And yung isa pang issue na personal concerns ng bawat individual na nagsasabing sila ay anak ng Diyos or people of God. At yung pangtatlo o pangatlong issue is yung personal sins. So, dito sa screen, makikita ninyo, in verse 1 to 3 ng Luke chapter 12, tinalakay ni Jesus yung hypocrisy. And then yung verse 4 to 7 ng chapter 12, personal concerns. And then verse 8 to 12, personal sins towards Jesus Christ. Yan. Now in verse 1, dun sa susunod naman na hinighlight natin, told him about, or may yung pagkwento nung ilan sa mga nakikinig kay Jesus at that time, o followers ni Jesus sa panahon na yon, nagkwento sila about the Galileans na pinatay nga ni Pilato. And some of the people present at the crowd surrounding Jesus brought up a fairly recent occurrence. Isang pangyayari na alam ng lahat. Kumbaga parang sa konteksto natin, may balita o napanood nila sa news. Parang sinabi nila, narinig mo ba yung nangyari dito kay ganito, ganyan? Wala yung pinagkaiba dun sa mga celebrities na nakikita natin na may ginawang masama and merong nangyaring masama sa kanila and so forth. So yung mga tao dito na nag-bring up nung storya kay Jesus, it was something na binibring up nila for a purpose. Hindi lang siya random. Okay? At yung mga tao kasi na binibring up dun sa storya ay mga relihiyosong tao na may nangyaring masama sa kanila. So again, the text gives us no reason as to why they were killed by the Romans. But it says that their deaths were quite extreme and vicious because their bloods were mixed with their sacrifices. This does not only mean an extreme way of death, but also a defilement of the Jewish religion. This could be the reason why they thought that those who were killed by Pilate were greater sinners. Yung pagkamatay kasi nila, hindi siya normal. Yung pagkamatay nila, it's while they were worshiping God. Okay? And yung mga dugo nila, hinalo dun sa animal sacrifices na ginagawa ng mga Hudyo when they worship. Kasi ganun yung worship nung unang panahon. Bago nagkaroon ng mga Kristiyano, meron munang mga Hudyo in Israel. And the way they worship God is they offered sacrifices for the forgiveness of their sins. So, sa mata ng mga tao sa panahon nila, sa lokalidad nila, habang sila'y sumasamba tulad natin, pinatay sila ng mga hindi mananampalataya. And so, ang judgment ng mga tao sa paligid nila is, siguro sobrang makasalanan ng mga taong yan, kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari yan sa kanila. Okay? So, wala yung pinagkaiba sa panahon natin right now. But hindi sinasabi dito na mali yun or tama yun. Okay? In verse 2, however, binabanggit dito na sumagot si Jesus dun sa topic na binibring up nung ilan. Sabi ni Jesus, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way?" Sa madaling salita, tingin mo ba na mas malala sila o mas makasalanan sila dahil namatay sila sa ganitong paraan? Kumbaga, ang tinatarget dito ni Jesus is yung pinaka-issue. At ano ba yung pinaka-issue? Yung pinaka-issue is yung puso ng mga tao sa crowd at yung puso ng mga tao na nag-bring up nung istorya. Okay?
So kung may kakilala ka or dito sa church natin, if ugali mo na mag-bring up ng story about other people, about other people's sins and faults, if they are not a church member or hindi naman talaga sila concerned about our church, it's just that binibring up mo yung story na yun, mag-ingat tayo kasi baka nagiging judgmental tayo or we're gossiping or we don't really see ourselves as equally as sinners as they are. So ingatan natin yun. Jesus targets the heart of the matter. Ikaw, yung puso mo. Na alam ko na yung story ang binibring up mo. Diyos ako eh, sabi ni Jesus eh. Ang tanong, ikaw, yung puso mo. Wala akong pakialam sa story ng buhay ni ganito, ni ganyan. Mali yung ginawa niya, mali yung desisyon niya. Nandun na tayo. Pero ang punto ni Jesus, ikaw. Yung heart mo ba? Ikaw ba tama ka sa akin? And according to the words of Jesus, sabi sa verse 2, the reason why they brought it up, yung istorya, is because they thought of themselves better or they thought of themselves more godly than others. Feeling nila, at least ako, Kristiyano ako. At least ako, hindi ako ganun kasing lala ni ganito, ni kumparing ganito. Diba? At least hindi ako kagaya niya ng lalamang. And pag ganun yung isip natin, Jesus is saying, we're wrong. Because they have not suffered in such a violent manner. Because we don't suffer as other people, iniisip natin, mas tama tayo sa kanila. Yun yung dapat nating pag-ingatan. Also, they may have thought to give Jesus an example of who the real sinners were. Possibly with the intention of getting on His good praises. Parang feeling natin, kinukuntsaba natin si God. Lord, tinan mo itong mga ginawa nila. Buti pa ako, no? Pula na lang sabihin natin ganun. Buti pa ako, hindi ako ganun. Kahit ganito ako, at least ginagawa ko to. Hindi tulad nila. And yun yung sinasabi ni Jesus na, no, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans? Basically, Jesus is saying, you are no different than them. Kahit gano'n pa sila kahirap o they think or you think they are suffering for their sins, you are assuming that you are better than them or they are worse than you. And that is wrong. Possibly, ginagawa nila yon and sometimes ginagawa natin yon to feel less guilty and more worthy of God's favor, especially sa topic ng church discipline. Nasabihan ka na ito yung kasalanan mo, ito yung dapat mong gawin. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila, magbibigay ka ngayon ng ibang example ng ibang tao na parang lumalabas, eh, mas okay ka pa kesa sa kanila. At yun ang iingatan din natin. Ano ang topic natin ulit? Repentance. In verse 3, sabi ni Jesus, no, I tell you. Yung phrase na no, I tell you, common yan, normal fashion yan ng pananalita ni Jesus. Because He speaks in authority as the Son of God. And so, He doesn't need to explain Himself. He immediately dismisses the notion of comparison without denying that God does punish people for their sins and permits calamities to happen to sinners. But this is not the main concern of Jesus right now. Ano sa tingin nyo yung main concern ni Jesus in verse 3? Kung babalikan natin. Sabi rito, no, I tell you, but, basahin, unless you repent, you will all likewise perish. So ano yung concern talaga ni Jesus? Okay, narinig ko ng storya nyo. But what is more important right now? Unless you repent, you will all likewise perish. Here, I observe 5 concerns sa sinasabi ni Jesus na unless you repent, you will likewise perish. Una sa lahat, the undeniable fact that all human beings are what? Sinners. Regardless of what kind of sin you are doing. It doesn't matter kung pinitik mo yung ilong o sinuntok mo yung muka. Nagnakaw ka ng 20 o nagnakaw ka ng 2 million. You are all sinners. We are all sinners regardless of what kind of sin. Okay? Pangalawa, that we are all guilty before
the Holy God. Pangatlo, that God is the only rightful judge o tagapaghusga ng sangkatauhan at tagapagtanggol ng sangkatauhan. So si God ang huhusga sa iyo, pero siya rin ang pwedeng magligtas sa iyo. Pangapat, God's holiness is the standard, not our neighbors. So iwasan natin yung comparison. At least ako ganito. At least ako ganyan. Compare mo naman yung sarili ko sa kapitbahay ko. Diba? The standard is God, not your neighbor. And if God is the standards of God, according to the standards of God, all men will what? Face God's judgment and punishment unless we repent. So yun yung pwede nating makitang main concern ni Jesus sa mga puso ng mga tao sa panahon niya at sa mga nakakarinig ngayon. And again, we don't believe that there is any accident na nangyayari sa buhay natin. If you are hearing this today, this is for you. Hindi ito para sa kapitbahay mo. Kung ikaw ang nakakarinig, ito ay para sa iyo, hindi sa katabi mo. Okay? Yun yung pinaka consistent way of understanding this passage. Kasi nga, ang target ni God is your heart. When you hear this, huwag mong isipin na, ay, para kay ganito to. Isipin mo agad, para sa'yo to. So, how should we interpret and apply this? Simulan natin sa unang punto. After we observe, let's interpret and isabuhay. Una sa sarili natin, we must be aware of our own hypocrisies, personal concerns, o yung mga worries in life that hinders us from worshiping God and being faithful to Him. Dami mong iniisip sa mundo, pero yung kay God, napapabayaan mo. Hindi mo pwedeng sabihin, at least meron ako. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin, at least nandito ako, hindi kagaya niya. Kasi ang concern ni Jesus is, consistent ka ba? Hindi kung ikukumpira kita sa kapitbahay mo, mas okay ka. Hindi yun ang concern ni Jesus. Ang concern ni Jesus is, ikaw ba faithfully consistent? Ikaw ba tinuturuan mo yung asawa mo? Ikaw ba dinidisciple mo yung mga anak mo? Ikaw ba bilang anak, nakikinig ka sa magulang mo? Ikaw bilang miyembro ng simbahan o part ng ministry, nakikinig ka ba? Sinusunod mo ba? Pinahahalagahan mo ba yung mga tinuturo sa'yo? Ikaw, hindi yung kasama mo sa church na hindi nag-attend. Hindi yung kapitbahay mo na walang relihiyon o walang paniniwala sa Diyos. Ikaw. Pangalawa, in hearing or knowing the faults or issues of other people, you must reserve your own words and resist the temptation to condemn others and to compare yourselves with others and become self-righteous. Iwasan natin yun. Hindi ibig sabihin that we should not discern right from wrong and disciple one another, pero dahan-dahan lang. Unahin muna natin yung grasya at intindihin yung side ng tao. And time will tell, lalo na sa mga church members or professing Christians. Time will tell. Makikita mo naman yun eh, sino yung consistent, sino yung hindi. Sino yung naririto, sino yung wala. Sino yung sumusunod, sino yung hindi. Sino yung may prutas, sino yung wala. Next, remember that only God is holy and perfectly good. None of us are holy and perfect. None of us are truly good. And it is God's standard, therefore, that all non-Christians must repent. That we are called to seek God's forgiveness, to live in the good grace of God. Susunod, because God is our ultimate standard of what is good. Siyempre, ang final authority natin is God's word. Ano yun? It's the Bible, not our circumstances. I blessed ako eh. Siguro tama yung ginagawa ko. Guys, maraming kulto na mas mayaman pa sa mga totoong Kristiyano. Tama ba? Maraming kulto ngayon na may mga sariling broadcasting companies na nakakapagpataob ng mga noontime show. Okay? Pero kulto sila. Kapit nila yung politika. Meron silang military power. Meron silang impluensya sa mundo. Pero kulto sila. Wala sa sirkumstansya ng buhay mo
kung tama yung panghahawakan mo. Observe your situation, yes. And this should lead you to self-reflect and seek truthful and trustworthy answers from God's Word. Tingnan mo yung buhay mo, okay, may nangyari sa akin masama, na-aksidente ako for whatever reason. Bakit kaya pinahintuluto ni God yun? Ibabase ko ngayon yung buhay ko sa salita ni God. Dun sa commandments ni God. If I could face God with a good conscience and say, Lord, I am faithfully following you. At yung mga kasalanan ko, isinugo ko na sa'yo. I don't think that this is because I have sinned. I think this is a way for you to strengthen my faith. Then yes, you can do that. Pero huwag mong isipin na may nangyaring masama sa akin, pinaparusahan ako ni God. Huwag mong isipin na may nangyaring masama sa kanya, kasi demonyito siya. Huwag mong pangunahan, i-base mo sa word ni God yung conclusion mo of the circumstances that you or the others are facing. Naintindihan ba yon? It is God's word that is our final authority. Not merely our personal experience, our human opinions or feelings, or yung superstition, lalo na mga Pilipino. Pag may nangyaring ganito, ito na yan agad. Bakit? Kasabihan ng matatanda. Diba? Superstition yan. Hindi yan Christianity. Lastly, even Christians, tayo, especially Missions Bible Church members, must always maintain a humble and repentant heart. Repentance is not a one-time event. It is a way of life. Bakit? Because you are constantly sinning as well. Whether you like it or not, whether you admit it or not, you are always sinning. And if you cease to repent, if you stop admitting that you are a sinner, asking God for forgiveness and confessing your sin and changing your ways, your faith is at risk. And there may come eventually a time na you will lose your faith and you will forfeit your position as a child of God. So, always have a humble and repentant heart. Ano nga po ulit ang ating big idea to keep us on track? Basahin ng sabay-sabay. Thank you. Amen. Now on to our next point. Basahin nga, what is the meaning of the word repentance? May idea ba kayo ano ang ibig sabihin ng salitang repentance? Kasi if you read your Bibles, you will always read that word or yung konsepto ng repentance. Sa Tagalog, ano ba yung repentance? Sa translation ko kasi, pagbabalik loob. Okay? It is a 180 turn from right to left or left to right. Biblically, sa salitang Griego, ang salitang repentance ay mula sa word na metanoio. Okay? In verb, yung action word, metanoio. And yung Greek, metanoia, or it's the noun. Okay? Correct me if napagbaliktad ko yung verb or noun, but it is the same root. Meta, meaning after or implying change. Noio is to perceive, and nous is the mind, the seat of moral reflection or consciousness. And ang source ko dito is Vine's Dictionary. So, sa madaling salita, pag sinabi natin repentance, it signifies to change one's mind or purpose. So, kunyari, ang purpose mo right now ay kumita ng pera. But it is a Sunday because you are a Christian. Ano ng purpose mo pag Linggo? To worship God. So, nagkaroon ng change from eto ka dati, eto ka na ngayon. And that defines what Christianity is. In the New Testament, it always involves a change for the better o amendment, pagsasaayos, and repentance from sin, pagtalikod sa kasalanan.
In other words, a turning from sin to something better, which is away from sin. Sin is a negative thing, hindi siya normal. Okay? It's common, but it shouldn't be normal. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos to sin. Tama ba? God created us to live a holy and loving life with Him. Not to sin, to be separated, and to die away from Him. And so, when you repent, iniiwan mo yung negative, and you are turning to the positive. As regards to repentance from sin, it is set forth as a requirement by God on man's part. Sabihin nga natin, a requirement by God on man's part. So, sino ang may responsibility to repent? Man, ikaw. God will not repent for you. God will help you, but you must repent for yourself. Sinasabi sa Acts 20, verse 17, 21. Specifically, in verse 21. Sabi ni Paul, dun sa mga kapwa niya, pastor, sa panahon niya, testifying both to Jews and Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And yung repentance natin is not without God's gracious leading. Ibig sabihin, hindi natin kayang magbalik loob sa Diyos kung hindi sa grasya at tulong nino ng Diyos. We do not have that ability or strength to wield our abilities to surrender or come back to God. Bakit? Kasi nga pinanganak tayo sa kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan bilang alipin ni Satan. And so God needs to help us to come to Him. Okay? We see that in Acts chapter 11, verse 15 to 18. Ano sabi rito? If then God gave the same gift to them as He gave to us when they believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? When they heard these things, they fell silent and they glorified God, saying, then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. Pag sinabi natin God has granted repentance, it is God who gives you the access to Himself. Kapag sinabi ni God, hindi ka pwedeng lumapit sa akin, kahit gusto mo, hindi ka pwedeng lumapit. But God gave you the access to Him and helps you to come to Him. Romans 2, verse 1 to 5, ganun din. In verse 4, or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance. Yung kindness daw ni God, nakakapagdala rin dun sa tao sa pagbabalik loob sa Diyos. So hindi lang pagwawasto, correction, kung hindi pati na rin yung kabutihan, yung blessing, at yung grasya. Ganun nga lang, may mga tao na abusado. Tanggap ng tanggap ng blessing, pero niloloko ang Diyos pag sinabi mo, tara, punta ka dito. Sige, sige, punta ako dyan. Pagdating nung araw na yon, wala. Pero next time ulit, next meeting, blessing, 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 blessing. Pagdating dun sa sinasabi ng Diyos, o lapit ka na sa akin, nakita mo, binibiyayaan kita. Sige, Lord, next time ulit. Tapos susunod, blessing, blessing, blessing. Anong tawag dun? Mangga. Mangga siya. Isa siyang mangga. Alam nyo ba yung mangga? Mangga gamit. Ginagamit mo lang si Lord na parang genie. Bigay, bigay, bigay mo lang yan, Lord. Bigay mo lang yan. Blessing, blessing, blessing. Pero pagdating sa sinabi ng Diyos, ito yung mga paraan para papurihan mo ako, sambahin mo ako, nang sa ganun ay maligtas ka. Okay na ako dito, Lord, sa blessing mo. Ayoko niyan. Ang tawag doon ay mangga. Mangga yun. So, ano yung mga examples ng tamang Kristiyanong pagbabalik loob ayon sa Biblia? Isang example dyan in the Old Testament is Isaiah 55, verse 6 to 7. Basahin. Makit na kayo sa Panginoon at tumawag sa kanya habang
loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at pagpapalit na sila. Yung pagbabalik loob sa Diyos is something that will give us a greater blessing than what we are receiving now. But it requires a surrender of your own self-will. Kaya ayaw ng maraming tao. It's not because hindi nila maintindihan yung gospel. Pero dahil naintindihan nila at ayaw nila yung sinasabi, hindi ko matanggap na kailangan kong tanggalin yung sarili ko at Diyos ang maghari sa buhay ko. Hindi ko matanggap na kasalanan yung ginagawa ko and I have to give it up. Kasi ang ganda niya eh. Kasi ang sarap niya eh. Kasi ang blessing nito, nakukuha ko na agad. Eh yung blessing ni God, ang tagal pa pag namatay pa ako. Di ba? Ano sinasabi ng Diyos? Lumapit na kayo habang naririyan pa. Habang may pagkakataon ka pa. Kasi sa huli, tapos na. Next, in the New Testament, in Luke chapter 15, verse 11 to 32. Ito naman, yung parable of the prodigal son. Alam niyo ba yung parable of the prodigal son? Ito ang pinaka-best example, in my opinion, of what is repentance. Or kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagbabalik loob. Ano yung itsura ng taong tunay na nagbabalik loob? And para mas makita natin, panoorin natin yung clip. Jesus once told a parable about a father and his two grown-up sons. The wise father knew that his younger son wasn't prepared for a real life. You see, the son wanted to leave home, so he asked his father for his inheritance, a lot of money. The kind father was very rich and very generous, so he gave his son what he wanted. The son packed up his belongings, hopped on his horse, and went off into the world. His father loved him and was disappointed to see him go. He was concerned about what would happen to his son. His younger son was immature, wasteful, and not prepared to live responsibly. The father was right. The younger son had no concern for tomorrow and lived only for today. He had tons of money and went to do all the wild and crazy things that a foolish young man could dream of. Girls, drinking, parties. He thought it was great. Everyone wanted to be his friend. But that did not last long. It was not long until the son lost all his money. Suddenly, no one wanted to be his friend. He became an outcast in a foreign land. No money, no friends, and no food. The young son realized his foolishness. All that he had was gone. Then he did the only thing he could think of to try and find some work so he could eat. Oh, he found a job, all right, but it was the worst job imaginable. He fed pigs. In his culture, pigs were unclean. Just to touch them was considered wrong and defiling. The young man was so hungry that he even started thinking about eating the pig's food, but no one gave him any. Suddenly, a thought came to him. Why was he here? Lonely, hungry, and miserable? Why did he leave his father's house? I will go back, the son decided. Even if I have to feed the animals, I'd rather do it in my father's house. If my father is angry, so be it. I deserve it. I just need to come home. And so he did. Dirty and bedraggled, tired and worn, he journeyed back to his father's house. He was still far from home, but then he saw someone running towards him on the path. Who was this? Who could it be? It was his father. Yung pinanood natin is a short animation of the parable of the prodigal son. Storya is, yung bata, kinuha yung pamana niya, nilustay ito, nabaon sa kasaklapan ng buhay, at nahiya siya una bumalik sa tatay niya. Pero naisip niya, baka hindi na lang siya maging anak, maging trabahador na lang siya ng ama niya. Pero nung lumapit siya pabalik sa ama niya, anong nangyari? Malayo pa lang, inaantay na pala siya ng kanyang tatay at tinanggap siyang muli. That is a beautiful picture of what repentance is. Let me ask you, if you are a Christian, meron ka bang ganung storya na masasabi mo?
na ma-share mo sa iba that will strengthen your testimony as a Christian? Let's say, nag-share ka ng gospel. Alam mo, ito yung ginawa sa akin ni God. Dati ganito yung buhay ko. Tapos nakilala ko siya. Tapos tinulungan niya ako at nagbalik loob ako sa kanya. Ngayon, ito na ako. Ako ay anak na ng Diyos at nabubuhay para sa kanya. Do you have that kind of story ng pagbabalik loob? And I'm asking not for the sake of asking, but because it is essential for salvation. If you have no repentance, kung wala kang pagbabalik loob, how can you truly say that you are saved when you are still in your sins? Malinaw ba yun? How can you truly say na kay Jesus ka kung hindi mo masabi na wala ka na kay Satan? Diba? Ang tanong is, sino ba ang may hawak sa'yo ngayon? And if you have truly repented, hindi na si Satan ang may hawak sa'yo. Sino na? Si God through Jesus Christ. Ano nga ulit ang ating big idea? Ang? Thank you. Now, on to our third and final point. How should we begin to respond to the gospel? Paano natin pwedeng simulan ang pagtugon sa tawag ng Diyos na pagbabalik loob sa Kanya? Una, hindi magkakaroon ng sense yung pagbabalik loob sa Diyos kung wala tayong ideya dun sa malawakang istorya ng Ebanghelyo bilang background ng ating pagkakaintindi. So in 5 points, ito ang buod ng Ebanghelyo that I will present to you today. Ginawa ko lang itong 5 points para mas madaling intindihin. So the first one is, God is holy and loving, and He created us for His purpose, pleasure, and with a policy. To fear God, have faith in God, to love Him, and obey His commandments. Pangalawa, God created Adam and Eve, righteous and without sin, but Satan tricked them and sinned against God. So simulan natin dun sa creation. Ano ba yung simula ng relationship ng tao at ng Diyos? That is found in creation. Third, because of this sin, all of humankind are separated from God and became totally depraved. Ibig sabihin, wala tayong power to save ourselves or to obey God. At tayo ay alipin ng kasalanan at napapasailalim ng kapangyarihan ni Satanas. And someday, we will physically die. And finally, at the judgment day, God will punish us for eternity in hellfire. At ito yung eternal second death. Pangatlo o pangapat, God promised that someone will come to defeat the devil, save the world from sin, and be our king. And sino yun? That is Jesus Christ, the Son of God. And whoever is connected in fellowship with Jesus will be restored back into a good relationship with God, will become part of His family, the church, and will enter God's kingdom and have eternal life. So if you are not connected in Christ, ikaw yung opposite ng lahat ng yun. You are not in good relationship with God. You are not part of God's family. You will not enter the kingdom of God. And you will have eternal death. Dalawang bagay lang yan. And finally, Jesus came into the world as a human being and defeated the devil. How? First, by living a sinless life. Yung sinless life na hindi natin magawa. And died on the cross as a perfect sacrifice for our sins na hindi naman natin mabigay sa Diyos. Upang bayaran ang ating mga pagkakautang dahil sa ating kasalanan at palayain tayo, and to satisfy God's holy wrath, yung galit ng Diyos laban sa mga makasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, si Kristo'y nabuhay muli bilang patunay ng kanyang kapangyarihan at ng katotohanan ng Diyos at ng lahat ng kanyang mga pangako.
Nang sa ganoon, si Jesus ay maging hari ng mga hari, lalo na hari ng buhay mo, at ikaw ay mapasa kanya. Lahat ng bagay na nilikha ay mapasa ilalim sa kanya, at higit sa lahat, ang buong sangkatauhan. Specifically, the church. The church is the bride of Christ. Ang church, ang people of God. Tayo, ang kukunin ni God, isi-save ni God. Hindi tayo kasama dun sa paparusahan at itatapon ni God sa hell. If you have faith in God, and faith in God begins with repentance. Sabihin nga natin, repentance. So, yung tao na tunay nagre-repent, natutuklasan niya na at nagkakaroon siya ng pagkakaintindi at pinaniniwalaan niya ang katotohanan ng ebanghelyo na aking binanggit. And he discovers, like I said, na siya ay nahihiwalay sa Diyos. Okay? The person who understands the gospel and truly believes it discovers his current status na he is separated from God. Napapasa ilalim siya sa kaparusahan ng Diyos, alipin siya ni Satan, and sa ganitong paraan, anong nangyayari? Nagkakaroon siya ng karumal-dumal, okay? Na pakiramdam at takot sa Diyos dahil sa kanyang hindi maiiwasang kahahantungan. A person who understands the gospel has fear of God. Kasi he understands and he values the truth of what the gospel is saying about him and his relationship with God. A person who does not believe the gospel of Jesus hears it, he may understand it, but he rejects it by not treating it seriously, by not fearing God. Isinasantabi niya yun. Sinasideline niya yun. Naniniwala siya doon, pero hindi niya pinaniniwalaan yun as personal truth for his life. Magkaiba yun. Maraming Pilipino ang naniniwala sa Diyos, pero hindi lahat ng relihiyosong Pilipino ay sa Diyos. Sabi nila, the Philippines is a religious country. Sinasabi pa nga nila, it is a Christian country. Eh bakit ang Pilipinas din ang pinakakurap sa Asia? Paano yun? Paano nangyari yun? Diba? So, ang totoong nakakaintindi ng gospel, susunod ay nagsisimula rin maramdaman ang kapangitan ng isang makamundong buhay na walang pag-asa. May kapuutan siya dahil sa kasalanan at yung makapangyarihang presensya nito sa kanyang buhay. Ayaw niya na yun. Nakikita niya na hindi pala okay ito. Hindi pala okay na mag-drugs, mag-bisyo, uminom. Hindi pala okay na mag-premarital sex. Hindi pala okay na makisama sa mundo at sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi pala okay na hindi ko alam paano sambahin ng Diyos. Ang pangit ng pakiramdam, yung hindi niya matagalan na nasa sa buhay niya yun. Yun yung ebidensya that you understand and you are truly believing God. And pangatlo, nalalaman din niyang wala siyang kakayahang mapagtagumpayan ang paghahari ng Diablo sa kanyang pagkatao. At nang sa ganoon ay nagkakaroon ng matinding kalungkutan at panghihinayang para sa kanyang buhay. Almost wala ka ng pag-asa. And yun yung natural sa lahat ng nakakaintindi of the gospel. Because it leads them to an understanding na wala sa akin yung good news. All I have is the bad news. At kung may good news ako, yun ang magiging bago kong pag-asa. Malinaw ba yun? So ito yung mga basic na katangian ng magsasabi na sila ay Kristiyano o naiintindihan nila yung gospel. Repentance is an element of living and saving faith. And if faith is the condition of our salvation, then without repentance, a person will remain in his sins. Unregenerated, without the Holy Spirit, and disconnected from God the Father and Jesus Christ and on His way to hell forever. Sa madaling salita, kung ang kondisyon ng kaligtasan ay pananampalataya at ang repentance ay elemento ng pananampalatayang nakapagliligtas,
ang taong walang pagbabalik loob ay hindi ligtas. Malinaw ba yun? Ang ingredient ng pananampalataya ay pagbabalik loob. Ingredient yun eh. Kumbaga, kung magluluto ka ng spaghetti tapos walang tomato sauce, hindi yun spaghetti. Ang pananampalataya, kapag walang repentance, hindi yun pananampalataya. Okay? Ang tawag ni James doon, dead faith that cannot save. So, these are the points that I'm trying to teach you today, and I hope na naintindihan ninyo. Dito tayo nagtatapos sa ating pag-aaral sa linggong ito. And as we close, here are my suggested discussion questions. Una, mula sa pinag-aralan natin, ano ba ang kahulugan ng salitang metanoia or repentance in your own words? Susunod, bakit kailangan ang repentance bilang kabahagi ng ating pagtugon sa Ebanghelyo? Pangatlo, maari bang maging isang tunay na Kristiyano ang taong hindi nagsimula o nagpapatuloy sa repentance? Explain your answer. And panghuli, ngayong nalalaman natin ang buod ng Ebanghelyo at ang simula ng tamang pagtuturo dito, simulan nating magbalik-tanaw sa mga, kung maaari, ilista natin, sa mga bagay na iyong ginawa o ginagawa laban sa mga kautusan ng Diyos. At sa pamamagitan ng isang dasal, humingi tayo ng tawad sa Diyos at ng tulong upang bigyan tayo ng tunay na pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos, especially for those who are not yet Christians and part of Missions Bible Church. If you have understood that you are a sinner and you need to repent, simulan mo sa isang prayer ng pagsisisi at paghingi ng tulong, naggabayan ka ng Diyos sa pagbabalik loob. Diyan po tayo nagtatapos sa ating Sunday message sa araw na ito. Ano nga po ulit ang ating big idea? All right, so dito po tayo natatapos ulit. Thank you very much for listening in. Meron po tayong 5-minute time na allotted for questions or to answer these questions kung gugustuhin ninyo. Let us stand up, mga kapatid. I invite everyone to join us in our prayer. Right now, the mics are open for prayer requests and thanksgiving as we close in prayer. Ulit, if you have questions or clarifications about our lessons, don't hesitate to message us in Facebook. And also, we are recording this and we will upload this in our YouTube channel. So, subscribe kayo, watch it, and then if you can, share it with others. Lalo na dun sa mga hindi nakadalo today. Okay, so kung wala na po tayo mga prayer requests at thanksgiving, let us close our eyes and bow down our heads. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Dear God, maraming salamat po ulit sa iyong pagtuturo sa amin mula sa iyong salita. Idinadalangin po namin na sana ay naintindihan namin ng malinaw ang simpleng mensahe patungkol sa pagbabalik loob sa Diyos. Hindi po siya ganun kakomplikado, pero hindi rin po siya ganun kadali na gawin. Kaya ipinagdarasal din po namin na tulungan niyo ang bawat isa dito, mapamyembro man o hindi, na magpatuloy o simulan ng pagbabalik loob sa inyo sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at paghingi ng tulong na lumapit sa inyo sa pananampalataya. Iniangat ko po ang BK Youth Ministry, ang lahat ng involved dito na kabataan, pati na rin po ang bawat miyembro ng aming simbahan at sana po ay magpatuloy sila sa kanilang pagkilala sa inyo, O Lord, at paglago sa kanilang pananampalataya at tulungan ng isa't isa in discipleship. Lord, we are lifting up to you our prayers of concerns sa family ni Eduardo family,
nila Brother Sam sa kanilang childcare, sa support and the strength of their faith and physical strength na rin sa pag-aalaga ng bata at pagtatrabaho at pati na rin po sa hahanapan nila ng tirahan and yung mga taong pwede niyong ipagkaloob na tumulong sa kanila habang sila po ay malayo sa amin physically. Ganon din po para sa pamilya ni Ate Inday na ngayon ay nakakaranas ng brownout at ang anak niya ay may sakit. We pray for healing and clarity of purpose to stick with you, O Lord, to obey your commands in studying and teaching your word to her children. Ituro niya ang mga natutunan niya mula sa inyo sa kanyang mga anak. And also, we pray for her provision sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. And dun sa pagpoproseso o yung operation ng munting tindahan na ipinagkaloob po ninyo sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng simbahan na ito. Inangat din po namin ng bawat kalusugan ng mga bata rito, particularly sa family ni Ate Josephine at sa lahat ng pang-araw-araw na kakailanganin ng mga pamilya na bumubuo ng aming simbahan in their food, shelter, clothing, education, security, lalong-lalo na po yung kanilang spiritual na pangangailangan upang hindi sila ma-distract at sila ay makapagbahagi ng gospel sa ibang tao. Ganon din po yung mga families ng mga kabataan. We pray for financial blessing. We pray for spiritual blessings, O Lord. At bantayan niyo po sana ang bawat miyembro ng BK mula sa mga bad influences at mga attractions of this world na maglalayo sa kanila sa mga katotohanan na narinig nila sa araw na ito. And I pray finally, O Lord, na they will take this time right now to personally pray to you, O Lord God, to ask for your forgiveness and for your help na maging Kristiyano and maging kabahagi ng iyong simbahan. Lahat ng po ito ay pinagkakatiwala namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, tayo po ay manatiling nakatayo. Tayo ay aawit ng papuri sa Panginoon, calling Ate Liani to join me in our worship. Sa mga Missions Bible Church members, wag muna tayong umuwi because we will celebrate communion. Coming from 1 Corinthians chapter 11, verse 23-30. Sabay-sabay po natin bigkasin. Ready? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Jesus na kami siya ay pagkakalo ay namungkot ng pinapa. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputulutol at sinabi, ito ay aking panawa na pinagputulutol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pagkaalaala sa akin. Sa ganyan din paraan ay minuhan niya ang kongka pagkatapos pag-abunan, na sinasabi, ang kongkong ito ay siyang bagong tipan sa aking tubod. Gawin ninyo ito tuwing kayo ay iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat, tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil rito marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Ito po ang salita ng Diyos para sa ating kumuha po tayo ng mga elemento. Habang dinidistribute po yung bread and the cup, mapapansin ninyo no, na isa rin sa requirement actually ng communion o pananatili sa fellowship ng simbahan ay ang pagsisisi o pagkilatis ng ating mga puso. So napaka-importante po ng repentance, hindi lamang sa simula, kung hindi hanggang sa kahuli-hulihan. Dahil ang repentance nga ay pagkilala ng ating pagiging makasalanan at paghingi o pagbabalik loob sa Diyos. So, ito po ang tinapay na kumakatawan sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus.
na nagbayad utang para sa ating mga kasalanan at pumawi rin po ng galit ng Diyos sa ating lahat. Kainin natin ang ating mga tinapo. Ngayon naman po, inumin natin ang kopa na sumisimbolo ng ating pagkakalinis sa Diyos. Pati na rin po ng patunay ng kanyang pangako sa atin na kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, tayo ay mananatiling ligtas. Inumin natin ang kopa. Manatili pong nakatayo ang lahat at umawit tayo para sa Panginoon bilang isang simbahan. Nakakaloob po namin ang aming sarili sa inyo bilang simbahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Pwede na po tayong maupo. Tapos na po ang ating Sunday service. Thank you, Missions Bible Church.